Sa kabila ng mga bagong project na dumarating sa kanya, hindi raw kayang isantabi ni Rufa May ang kanyang ikalawang pamilya, ang Bubble Gang. Tuwing Lunes, nagtetaping si Rufa May para sa Bubble Gang. Sa loob ng 18 taon nilang samahan, hindi na raw katrabaho, kundi pamilya na ang turingan ng mga cast at staff ng longest running gag show sa telebisyon. Pinakakalog at pinakaloka-loka. Sa ganda niyang yun, siya yung kayang gumawa ng, alam mo, hindi mo makakalain na gagawin ng isang sexy star at isang magandang babae tulad niya. Mula nang nagsimulang maging artista ng Bubble Gang, dahil masaya naman siya kasama, so hindi lang professional yung aming naging parang relationship, parang friendly. Kasi nga, in a way, kasi friendly si Rufa as a person. Ang bagong cast members ng Bubble Gang, naging madali rin daw ang pakikisama nila kay Rufa May. Isa lang masasabi ko, pag nagtatrabaho kami at kasama siya, todo na to. Sobra. Siya yung isa sa mga unang naging kaklose namin. Ito. Wala pong makapansin dyan eh. Oo, wala pong makapansin sa amin. Dumating kami. Tapos ito, tsaka si Peachy. Sila yung ano. Kami yung unang supporta dito. Sila yung umampun sa amin. Welcome! At naikwento rin sa akin ni Rufa May na isa raw sa mga suggestion niya sa programa, ang ideya ng boy pick-up. Nag-umpisa sa La Union. Sabi ko, sulat mo yan, sulat mo. Yun nga yung sinabi ko, gawin natin yung pick-up lines. Doon nag-start. Sa 20 taon niya sa showbiz, nagkaroon na nga ng pwesto si Rufa May sa industriya na tanging siya lang ang makapupuno. Pero sa kabila nito, inamin sa akin ni Rufa May na hindi raw maibibigay ng material na mga bagay ang lubos na kaligayahan. At para sa kanya, may kasama man o wala, masaya pa rin niyang haharapin ang nag-aantay na bukas ng kanyang kapalaran. Ano ang aral ng buhay ni Rufa May Quinto? Simple lang. Maging mabuti kang tao. Una sa lahat yun eh. Kailangan maging mabuti kang tao kahit na hindi ka nakapag-aral o mahirap mayaman ka. Kailangan maging mabuti kang tao. Maging masipag ka at maging totoo ka kahit sa sarili mo lang. Ang talagang umangat doon sa panayam ko kay Rufa May is yung pagiging positibo niya sa lahat ng bagay. Na kahit ano pa mang problema yung dumating sa buhay natin, kailangan positibo tayo, tsaka move on. Kailangan nag-move on tayo.